What's up, mga patid? Welcome back to Boss Lucio Channel. Again, mga patid, I'm Luis D. Arteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga streaming problem. So mga patid natin, bago ako mag-umpisa dito sa ating topic at sobrang makakatulong to sa inyo, okay? Pero bago tayo mag-umpisa dyan, again mga patid natin, malapit na po tayo sa ating 10,000 subscriber, like nang sinasabi ko po sa inyo mga patid natin, meron po tayong giveaway, okay? Yung aking mic at ang aking sound card. So para makasali kayo dun sa giveaway na yon, make sure mga patid natin na nakasubscribe kayo dito sa ating channel. And abangan nyo po yung mga next nating mechanics para dun sa giveaway. By the way mga patid, follow nyo rin ako sa aking Instagram mga patid, Boss Lucio Gaming, yan mga patid. And also my Twitter, okay mga patid, ayan. So Boss Lucio 1 naman sa Twitter. Mga patid, kasi po dyan na po ako mag-upload ng mga, bawa hihingi po ako sa inyo ng mga pictures ng mga setup nyo or mga details nyo mga patid. Kung gusto nyo pong masama sa content natin, mga upcoming content natin mga patid, dyan ko na po ipopost, lalo na po sa Twitter. Dyan na po ako lalo magpopost mga patid ng mga gustong masama sa content. So yun nga mga patid natin, at meron akong i-share sa inyo, okay? So wala kayong PC pero gusto nyo mag-stream using your phone. So ang dami na rin naman ako natanggap ng mga tanong dito, mga last month ago pa or last year pa ata ako nakakatanggap ng mga gantong tanong. Pwede po bang mag-live stream ang gamit lang ang phone pero may camera, okay? Gusto nyo bang mag-stream sa mobile, okay, mga patid, ng like a Pro? So mga patid natin, eto na po ang sagot sa inyong tanong. So nangiram po ako ng dalawang Android phone. Kailangan mo lang ng isang phone na medyo maganda-ganda na pang live stream mo. So ito talaga yung, ito yung pinakakumbaga PC mo. And other phone na basta may camera. Okay? So again, it's only for Android mga patid natin. Hindi po pwede yung gagawin natin sa iOS. Okay? So ngayon mga patid natin, it's only for Android. So ito na ang sagot sa inyo mga patid, mga naka-Android user. So ang gamit ko dito, hindi ko po alam yung mga model na ito, basta pinaghihiram ko lang siya. It's a Sony Xperia and Asus. Hindi ko alam, pero mga luma na rin naman mga patid. So yun nga mga patid natin, bago natin umpisan to, alam nyo na mga patid, kung kayo'y bago dito sa ating video, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga patid natin, lagi tayong live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. And by the way mga patid, marami pa rin subscribe, ha? So intro! Pasok! Kailangan muna natin mag-download ng dalawang app, okay mga patid natin. Ito nga yung Streamlabs, okay mga patid, mobile, and Come On Live Stream, mga patid na. Please listen carefully hanggang matapos ng video na to, kasi lahat po ng sasabihin ko dito, even a single detail, kailangan masundan nyo po, kasi mga patid natin, pa nagkamali kayo dito mga patid natin, wala, hindi nyo magagawa siya ng maayos. Medyo maglalag kayo or may problema mangyayari. And please tapusin mabuti at makinig ng mabuti. So siyempre mga patid, like what I said, kailangan natin i-download yung app. So punta lang tayo dito sa Play Store mga patid. Play Store, download the Stream Labs. Then after you download mga patid natin, and then open the second phone. So dito naman mga patid natin, ang i-download nyo naman po dito sa isang phone mga patid natin is Come On Live Streaming. So tandaan nyo po yung logo, yan po yung dapat nyo i-download. Okay? Open this mga patid. So go to settings mga patid, go to settings. Punta sa camera mga patid. Kayo po bahala kung gusto nyo po ng front or back na camera ng phone nyo. Pero ako gusto ko front para nakikita ko mga patid. So choose front mga patid. And then the resolution is, I recommended use this 320 by 240. Okay? Para hindi po masyado mabigat yung render at hindi masyado mabigat sa phone mga patid natin yung resolution. Ang kailangan nyo lang naman mga patid natin, makita lang naman mo. Okay? Hindi tayo kagaya ng PC. So hindi muna tayo pupunta doon sa high definition. Dito lang muna tayo sa 320 by 240. Punta po kayo dito sa MJPEG mga patid. Nakita nyo po ito. So MJPEG, punta po tayo dyan. So nandito po yung speed, frame rate na gusto nyo mga patid. Like what I said, huwag nyo munang taasan. Stay na po tayo sa 25. Frame rate, okay na po yan. And then the quality, 75 mga patid. Kung kaya ng phone nyo, sige go, push nyo po. Okay na siya.
And then punta tayo dito sa baba, information. So nakikita nyo po ba yung main local network? May nakikita po kayo dito ang http://192.168 na may video MJPEG. Eh kokopyahin nyo po yan. Kung gat maaari, sulat nyo na sa papel or kung kaya nyo kabisaduhin, go for that, kabisaduhin. And now mga patid natin, punta na tayo dun sa ating main CP. Open lang po natin yung Streamlabs mga patid. Log in your Facebook lang mga patid natin. So once na nalagin nyo na yung Facebook nyo mga patid natin, edit settings yung muna guys. Okay, meron akong tatlong page mga patid, pero hindi tayo dun sa boss solution pa-practice mga patid, masisira yung page ko. So mga patid, signing in na siya sa... So yun nga mga patid natin, signing in na po kayo, okay? Successfully na, nakasign in na kayo sa Streamlabs ninyo mga patid natin. So pipiliin nyo po dito mga patid natin is yung screen. And then next, so yun nga mga patid, recommended ko po kung hindi po ganun kaganda na inyong mga phone, like hindi po talaga sobrang lalakas na phone mga patid, eh wag na lang po muna kayo gumamit ng mga widgets, okay? Okay, off na lang natin and then done. Enable mic, enable camera. Okay, allow. Okay, tumamaya na natin yan mga patid. Eh, blanco pa po yan. Pero mga patid natin, nakikita nyo po ba may nakasulat na Streamlabs na watermark? So, pag hindi po kayo bumili niyan mga patid natin, nandyan po talaga siya. Punta tayo dito mga patid, syempre sa, kita nyo po yung sa dulo mga patid natin, makikita nyo po itong editor. So, ito po yung editor natin mga patid. Upper right, makikita nyo naman po ito mga patid, and then mga layer. So, nandyan na po yung screen. O, sabihin na natin kunyari, wala po yan. Bakante po yan mga patid natin, para hindi na kayo magulo. It's empty. Okay, empty. So, click nyo lang po itong plus button. And then, pagka plus button, add muna natin yung gusto nyong overlay. Ako, meron akong overlay na sarili. Pero dito sa phone, mga patid natin, meron din namang overlay dito kung gusto nyo. Okay, add image. And then, meron po sa stream library, mga patid natin, eh, meron naman po mga built-in overlay dyan. Pero kung may sarili po kayong overlay, much better, mas maganda yon. So, ako, meron akong sarili, mga patid natin. So, device, and then, pipiliin ko po yung overlay ko. So, ito po yung pipiliin kong overlay, same as on my real stream, okay, mga patid, sa PC. Pwede mo ipwesto yan, mga patid natin. Pwesto mo lang siya dyan. Ayan, yung aking pinaka-main overlay. Paano mo ngayon, isasalpak yung mukha mo, okay, yung face cam mo. Then, may isa tayong phone. Bubuksan lang po natin yon mga patid. Ayan na siya, mga patid, okay. Nakaganyan lang siya. Standby. And lapag mo lang muna siya dyan, mga patid. Dito tayo sa ating main. Okay, click nyo po ulit yung layers mga patid. Add ulit mga patid. And then add widgets. Makikita nyo po itong custom URL. Then custom URL mga patid natin. Itatype nyo po dyan yung sinabi ko po kanina. So buburayin po natin S dito mga patid. Hindi po kasi gagana yan pag may S. Okay, kabisado ko na. Okay, ayun na mga patid natin. And then click nyo po yung muna yung check. And now mga patid natin, lagay muna natin yung screen. Okay, yung screen po mga patid, yan na po yung lalaroin nyo. So, click the plus button again mga patid natin. And then, add screen. Nakita nyo po yon. So, wag muna. Cancel mo muna guys. Then, hold nyo po ito guys. Si screen, lapag nyo po sa pinakailalim. And then, si image po yung pinakasa ibabaw. And then, si camera din nasa gitna. Okay? Nakikita nyo po dun sa upper left, meron pong check. Click nyo lang yan. And then, ayan na po yung ating overlay. Kung napapansin nyo, wala yung camera. So, minsan mga patid natin, baka ma-experience yung it's a bug, mga patid. Ganito lang po ang technique dyan. Labas lang po kayo, mga patid. Home nyo lang, and then balik kayo. Meron na, di ba? And then, again, lalabas po ulit si Streamlabs, start capturing everything, and then cancel nyo po ulit yan. So, nakita nyo po yung camera, mga patid. Ito po yan. Medyo delay ng milliseconds, pero okay na, guys. Pwede na pagtyagaan. So, ngayon, mga patid natin, ipopesto natin ng maayos yan. Click ulit the upper left, mga patid natin, itong tatlong line, and then editor. Galaw-galawin po natin siya. Pwede po natin galawin yan mga patid. Click nyo po yun mga patid, and then galawin natin siya. So, ipwesto lang natin siya dito mga patid. Kung saan nyo gusto ilagay yung camera. So, balik tayo dito mga patid. Si screen, ipwesto natin mga patid. So, yung overlay ko humaharang. So, tanggalin muna natin overlay. Pwesto muna natin si screen. And then now, balik natin sila sa dati nilang pwesto. Si image nasa ibabaw, nasa ilalim si screen. So, yan na po yung pwesto niyan mga patid natin. Na yun lang talaga may, nakikita nyo po sa gilid ng camera, parang mayroon akong may extra wipe. Talagang ano eh, ginawan ko na po lahat ng paraan talaga, pero kayo na pong bahala. Pwede nyo naman lagyan niya ng mga alternative, like kung gusto nyo maglagay ng design dyan, pwede naman. Pero talagang, so ngayon mga patid natin, importanteng importante po ito, at please
makinig pong mabuti. So yun nga mga patid, magbukas kayo ng Chrome dito sa phone nyo. Again, Chrome or any browser mga patid, hindi po yung mismong Facebook nyo, okay? So search nyo na lang dito guys para madali, Creator Studio. Okay, lalabas po yung Facebook Creator Studio mga patid natin. Patid, importante pong naka desktop view kayo mga patid. Kasi po pag naka mobile view kayo, ganyan po yung lalabas. Click this and then desktop site. So like what I said mga patid, gagamitin ko pong page is yung Lucio PB. Ito nga mga patid natin. And then makita nyo po dito yung live dashboard. Okay mga patid, antayin nyo lang po, medyo naglo-load lang yan. Depende po kasi yan sa internet or sa cellphone nyo. So kung makikita nyo po dito mga patid, zoom ko po ulit. Ayan, kung nakikita nyo po, may setup live stream. Setup live stream natin. Hindi po po pwedeng naka mobile view. Again, pindutin nyo lang po ito mga patid natin yung gilid. And then makikita nyo na po itong desktop site. So yun nga, dapat po ganito po ang lalabas mga patid. Kung ganitong ganito ang dapat nyo makita sa inyong browser. Hindi po pwedeng iba. Kung nakikita nyo po dito mga patid, dito sa left side, ayan, title, test live caption, ikaw na po bahala sa caption. Hindi natatag si Mobile Legend. Kailangan po matag si Mobile Legend guys. Importante po yan mga patid. Ayaw niya matag. Kiniklik ko siya pero umuulit siya doon. Pero so yun mga patid, ni-refresh ko lang, natag na po si Mobile Legend mga patid. Kanina ayaw matag po mga patid. Yun, video thumbnail mga patid natin. Kayo po, anong gusto nyo thumbnail, ilagay nyo po. Kung may mga thumbnail kayo, go for that. So, mga patid natin, ito na po yung pinaka-importante dito. Ito pong stream key and server URL. So, umpisa mga patid, kunin muna natin server URL, copy. Yung balik tayo dun sa ating stream. Labs, mga patid natin. So, punta lang po kayo dito mga patid sa settings. Click settings and then yan, streaming platform. I-click nyo po itong custom RTMP server. Okay, mga patid, yan po yung gamitin ninyo. And then, paste the URL dito mga patid. Paste nyo po yung kinapi natin. Stream key mga patid natin. Balik po tayo ulit doon sa Chrome. Copy the stream key mga patid. Ayan, nakapi ko na. And then balik tayo ulit sa stream labs. Ayan, paste the stream key here. And then okay. And then balik doon sa labas mga patid natin. Ayan mga patid natin, ready na po kayo. Let's go. Let's do this mga patid natin. Magla-live na po tayo mga patid. So click nyo lang po yung start now pag ready na po kayo mag-live mga patid. So yun nga mga patid natin, panaklick nyo na po yung start now para mag-screen recording na siya. Meron po kayo makikita mga patid natin yung red. Ayan po mga patid. Click nyo lang po yung red na yan para po mag-live na po kayo. And then dapat po ganyan po yung logo pag naklick nyo po. And then mga patid, punta po kayo dun ulit sa inyong browser. Sa inyong Chrome mga patid natin, sa Chrome nagko-connecting live na po mga patid. Sa Chrome po mga patid nagko-connecting live na. May nakikita po kayo sa baba mga patid natin na go live, makikita nyo po yan dito sa baba. Pinindot ko na po yung go live na yan mga patid natin. And then makikita nyo po sa notification nyo mga patid natin na running na po si Streamlabs. Ayun, nakita nyo po, encoding or streaming in process na po. So mga patid natin, kung okay na po yan, labas na po kayo mga patid natin. And then, buksan nyo na po yung inyong lalaroin, yung Mobile Legend nyo po. And then, punta tayo dito sa ating page. And po, refresh lang natin mga patid. Para makita natin kung live na ba talaga tayo. So yun nga mga patid, live na po tayo mga patid. Ito na nga, naka-live na tayo. So mga patid, kagaya po nyan na wala po sa center yung camera natin, dito lang po nyo ayusin yan sa isa nyo pong phone. Okay, palitan lang natin yung resolution. Try lang natin palitan mga patid. Gawin na natin 720p. Maganda to mga patid natin, bago kayo, kagaya po ng ginagawa ko, nagte-test live muna ako guys. Para po makita ko po yung mga mali at kulang at maayos natin siya guys. So yun nga mga patid natin, gumagana naman ng maayos. Okay, itong ating experimental dual phone. Ang isa live stream, yung isa camera. Okay mga patid natin. So like what I said kanina mga patid natin, may kanina pa po akong sinasabi sa inyo na tapusin ninyo ang video na to. Okay mga patid, kasi may importante po akong sasabihin dito sa dulo at sana po maintindihan nyo pong mabuti. Makinig pong mabuti. Ito pong ginawa natin is experiment lang po ito actually. Actually mga patid, na dalawang phone and then gumana mga patid, gumana. Pero ang problema mga patid natin, maglalag po talaga ang inyong stream. Kasi mga patid natin, ginawa ko tong video na to dahil sa dami na po ng request na gusto po nilang magkaroon ng webcam or yung kanilang extra phone ay magamit kanilang pang webcam. Okay mga patid, ito na po yung the best way na nakita ko po. Kung may iba kayong makikitang video, siguro try nyo na lang din po. Pero ako mga patid natin, ito na po talaga yung the best na nagawa ko. Siguro kung may maganda akong phone or maganda pang mas hihigit pa dito sa nahiram kong Android phone, baka. And mga patid natin, ang mas recommended ko na lang po talaga mga patid natin, if you use the Streamlabs sa inyong mga phone mga patid natin, okay, it's 100% good. So bakit mga patid na 100% good si Streamlabs gamitin pang stream?
using your mobile phone. So mga patid, pwede kang mag-add ng widgets, pwede kang maglagay ng event list, pwede kang maglagay ng alert box, okay, nang kagaya ng ginagawa namin na nandito sa PC. Pero ikaw, nandiyan ka lang sa mobile, pero napapagana mo lahat yan at the same time using your mobile. Pwede mong kontrolin ng resolution, pwede mong kontrolin ang FPS. Pero mga patid, ayun nga, inimbento lang natin, mga patid, nag-add lang tayo guys ng True Browser. At gumana naman siya mga patid, kasi nga mga patid, True Browser yun mga patid. Kumbaga sa OBS is browser source, okay? Gumana naman siya, pero yun nga, medyo may delay at malaki ang latency. Sobrang lag talaga mga patid, hindi na mag-run smooth yung live stream. Ito yung pinaka-recommended ko, use the one phone lang, pero gamitin mo yung facecam ng iyong mobile phone. Ito yun nga na hindi ganun talaga ka-effective, si dalawang phone, isang phone pang lalaro, yung isang phone camera. Okay? Pwede yan siguro mga patid natin kung parehas ay high-end yung phone mo and then you have a gaming router na malakas talaga yung internet speed. Pero sa ngayon mga patid, kung medyo middle class lang ang inyong mga unit, tingin ko mga patid natin medyo sasablay. So nakita nyo naman mga patid, hindi ako naglihim sa inyo. Pinakita ko po sa inyo dito talaga yung mga pwedeng mangyari. Okay, nakita nyo naman na naghang, nakita nyo naman na delay na talaga. So yun mga patid, I hope mga patid na intindihan ninyo yung ginawa natin video ngayon. And sana nakatulong. Again mga patid, kung usapang Streamlabs lang mga patid natin mobile, walang problema. Okay, dahil mga patid, dahil dito sa Streamlabs, mas preferred ko na siya kaysa sa Omlet gamitin. At nakakatuwa mga patid natin na pwede ka na maglagay ng mga alert box, event list, or kung ano-ano. Pero like what I said, mga patid natin, the more na maglalagay ka ng mga widgets, the more na aandar ang RAM mo, the more na aandar ang iyong processor. So mga patid, kaya pinakita ko sa inyo yung video na to para mga patid masubukan din nyo. So yung mga patid, hanggang dito na lang tong video na to. Thank you po sa lahat ng mga tumapos at mga patid natin. Paiwanan na lang po, kahit 100 likes, masaya na po ako doon mga patid. Na syempre mga patid, kung kayo ay bago dito sa ating video, huwag niyo pong kalimutan i-click ang button na 'yan. Okay mga patid. And syempre mga patid, yung maliit na bell. Okay? Para updated ka sa lahat ng ating video. Lagi tayong live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So mga patid natin, again, I'm Luis D. Ortevez aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga streaming problem na lagi nagsasabi ng happy streaming.